Naranasan mo na bang makasalubong ng malaking aso sa gitna ng dilim? Tila hindi ka makagalaw sa takot at ika'y nagtaka kung ano ang iyong nakita. Marahil kamisteryo, ito ay isang bagat. Ano nga ba ito? Isang misteryosong araw, mga kamisteryo. Sa bagong video na ito, pag-uusapan natin ang kakaibang nilalang na ito na sikat sa kanlurang Visayas. Ito ang misteryo. Hindi nauubos ang mga kwentong kababalaghan sa ating kultura. May mga kwento tungkol sa mga aswang, sa mga wakwak, kataw, balang, sigbin, at iba pa. Pero sa lahat ng mga nilalang mula sa kanlurang Visayas, ang bagat ang pinaka-kakaiba. Sa paniniwala ng mga Ilonggo, isang uri ng aswang ang bagat, bagaman may nagsasabing magkaiba ang dalawa. Pinaniniwala ang nagpapanggap ang bagat bilang isang napakalaking aso o domestikadong hayop at karaniwang paggalagala sa mga liblib na daan o lugar. Tinatawag na baragatan ang mga lugar na itinuturing na pinaglalagian ng isang bagat. Sa iba pang mga salaysay ng mga Ilonggo, ang isang bagat ay maaaring alaga ng isa pang mas malakas na sobrenatural na nilalang. Nanlilisik ang malalaking mata ng isang bagat at gumagawa ng ingay o tunog na masasabing mula sa isang malaking nilalang o mula sa pagaspas ng kanyang mga pakpak kapag nasa tunay na anyo. Karaniwan siyang nagpapakita kapag kabilugan ng buwan o sobrang madilim at umambon sa panimula ng gabi. Sinasabing hindi naman umaatake ang bagat maliban kung sinaktan. Ano nga ba ang ating gagawin, kamisteryo, kapag umatake ang isang bagat? Kapag umatake, ang panlaban sa bagat ay isang latigo na gawa sa buntot ng pagi o stingray. Maaari namang gamiting panlaban sa bagat ang itak, ngunit mahirap itong gamitin kapag napakadilim. Sa mga nakatagpunan ng totoong bagat, ay alam nila na karaniwan itong nananakot ng mga nag-iisang manlalakbay. May ilang bagat na nanghahabol o nakikipagbuno sa mga takot na dayo. Kung makikipagbuno ang bagat, dapat na gawin ng biktima ay kagatin ang hinlalaki ng bagat hanggang sa huminto ito at magmakaawa na palayain na siya. May ilan ring kwento na nagsasabing naduduwag o humihinto ang bagat sa pamamagitan ng pagbati rito na parang kakilala. Sa ganitong paraan, nalilito ang nilalang kaya nahihirapan itong gumawa ng kilos. Ngunit ayon sa mga kwentong aking narinig tungkol sa kanilang karanasan sa bagat, kahit daw gustuhin mong tumakbo para tumaka sa bagat, hindi ka raw makakagalaw. Tumatayo ang iyong mga buhok at hindi ka makakasigaw. Sa pagkagat ng dilim, maraming pangyayaring hindi inaasahan. Mga pangyayaring bibihira lamang ang makaranas at makapagpapatunay. Ito ang mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag kahit mga bihasa sa siyensya at agham. Pagkatanging nakaranas lamang ang siyang makapagpaliwanag at makapagpapatunay dito. Sa bawat kaganapang walang kongkretong kasagutan, kamisteryo, tulad ng nilalang na bagat, tanging tanong ng karamihan, totoo ba ito? O bunga lamang ng ating malikot na kaisipan? Maraming salamat sa inyong panonood, mga kamisteryo. Kung merong kang katanungan, maling narinig o karagdagang kaalaman, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, laging tandaan, ang buhay ay isang napakagandang misteryo.